Weekend na naman. Hindi ako makasama sa fishing kasi natamaan na yung flow. Ay, flow ha? Kaya... Sila na bahala mga kabayan, si Paring Jewel. Kaya na. Ginawa na niya yung ano, ilaw. At saka yung battery. Remote, si Kuki. Dito. Pagka yung nakatira, mga maganda sa Kapugi, maganda din yung bahay. Ayan, ang remote. Ayan. Ginawa na niya yung battery at saka yung GoPro ko. Papadala ko na rin sa kanila. Sila na pa na mag-video. A few moments later. Mga kabayan! Mga ka-vlogger! Sibag na naman kami dito. Wala yung may-ari ng ano ng page. Si Joe, ano si Roger Lenore Mix Vlog absent. Absent siya kasi may sakit. Kaya kami muna ang bida. Masakit ang pakiramdam kasi hindi pinayagan. Kaya ito. Susubo kami ngayon ng mga dalagang bukid. Baka sibarang kami. Ito kami sa aming ano, palaging dinadaanan. At ito po, si Joel Manubat, ang idol namin sa dalaga. Si Roots, ang Batikan. At ang inyong lingkod, ang mandirigmang OFW. Punta kami dyan. Ha? Doon kami pupunta. Doon pa pala. Doon. Ayan. Doon kami sa tabi ng ano lang. Tabi ng dagat lang kami. Kasi... Parang mas maalon doon ah. Ayan na po mga kabayan, may nahuli na si Ruling dalagang bukid. Parang natumbok ata nila yung spot ng dalagang bukid. Dati dito din kami nagpi-fishing, nakasama po ako, nakahuli kami na puno yung cooler namin. Umaga din yun, umuwi kami alas 12 na ng tanghali. Ayan, may pangalawa na ang huli. Ano, malalaki pa naman. Oh, may isa pa, lambing, dalawa. Yan, pagka matumbok mo talaga dito mga kabayan yung spot. Sarap talaga, palay-palay yung sibad. At dyan o, sa likod, si Jewel. Nagbatak din. Kaso nga ay against the light si Joel. Ayan. O, tinayuan na ni Joel. Ayan. Back to back yung hulihan nila mga kabayan. Nakakaingit. Si Rodi. Nagbatak na naman. Oh, si Jewel din sa likod. Nagpatak din. Parang suerte yung spot nila ngayon ah. Nakailang balik din kami dyan. Hindi kami nakahuli ng dalagang bukid. Yan o, si Jewel sa likod. Yan, isa. Huli na ni Jewel. Buti na lang lumihis na ang araw. Oh, yan, kay Ruby. Simpuan lang talaga.
tumbok yung ano niya, yung spot. Yan, nagbaba ulit si Rudy. Baba din si Joel. Shout out sa biskwin ko. Pang mandirig mang OFW, may hawak ng kamera. Pasensya na, hindi ka nakita. Sana ay gagaling na na makasama na sa susunod na fishing adventure. Yun lang kasi ang libangan namin dito. O ayan, si Rudy parang may huli na naman. Yan o, kabababa lang. Parang si Rudy ang champion dyan. Yan, tuloy-tuloy lang ko. Kasi nung nakaraan, umuwi ka, kaunti lang yung huli mo. Para bumawi ka ata ngayon. Wala kasi kami, hindi kasama si Baijan, si Henry, si Inso. Baka sa susunod, marami-rami na kami. Yan, huli na naman si Rudy. Ayan, dalagang bukid pa rin. Hindi lang niya masarap sa prito. Parang pumuputok yung ano niya, laman. Pero sabi nila, masarap daw isarsyado. Yan, baba ulit si Rudy. Abang-abangan natin, baka may mahuli na naman maya-maya. Ayan, si Joel, nagbatak na naman. Ayaw magpatalo. Tingnan natin, ilan yun? Yan, isa. Ah, isa lang. Oh, si Rudes. Parang meron na rin. Parang panay-panay yung batak nila, mga kabayan. Kabababa lang, oh. Batak na naman si Rudes. Sana sa next adventure makahuli din ng ganyan. Kaso nga, maaga lang po sila uuwi mamaya. Kasi may pasok yan si Rudy. Hindi yan pwede mag-overnight. Kami lang ni Inso at saka ni Baijan at saka ni Henry. Ayan. Talagang bukid na naman. Kami lang ang pwede mag-overnight. Pagka si Rubs may pasok, uuwi din si best friend. Si Joel, sasama din yan, lalaban yan pagka, ano, pagka overnight. Kaso ngayon, isang sasakyan lang gamit nila. Sabay na silang uuwi. Maaga. Sige, abang-abangan natin. Baka madagdagan pa yung mga huli nila. Yan, si Joel, kabababa lang. Parang sinalubong na naman. Parang hindi dalagang bukid yan. Bilis eh. Yan. Oh, maliit. Ah, galunggong. GG. Ayan, si Joel ulit. At pasensya nyo na lang, mga kabayan. Ay, medyo malabo yung ano ni Joel. Nasa likod siya. Nakastigil lang kasi yung camera. Hindi pa kasi sanay ang best friend ko. Ngayon lang siya naka-operate sa camera ko. Yan o, huli na naman si Joel. Dalagang bukid ulit. Yan, si Rudy nagbatak na naman ulit. Si Joel din sa likod, nagbatak din. Ayan, ang lalaki talaga ng dalagang bukid sa spot na yan. Sana matunto namin ulit yan. Yan o, si Joel din. Ayaw magpatalo ni Joel. Back to back palagi.
Kaso na, pasensya na, hindi na makita yung mukha ni Juin. Against the light, ayun, dalagang bukid ulit. Okay, abang-abangan natin, mamaya-maya. Ayan, si Joel, parang may huli na naman. Ayan mo lang, Joel. Pag sa susunod na fishing natin, i-focus ko na yung mukha mo kasi ngayon hindi makikita yung mukha mo. Isda lang yung nakikita namin. Babawi ako sa'yo sa next fishing natin. Ayun, dalagang bukid pa rin. Ayan, si Rods, pinakiramdaman. Ayan, baba ulit. Sige, maya-maya ulit. Abang-abangan natin. Ayan, si Rods, nahuli na naman. Maliwanag pa ang araw, nakarami na sila. Ayan, parang nagbuhol ata yung tangsi nila. Ayan. Yun lang problema dyan. Hindi talaga maiwasan yan, magkabuhol yung tangsi. Ayan, ayan, ayan. Ay, nakaya pala nagkabuhol eh. Hindi pala dalagang bukid. Medyo malaki. Yun, kakain ng oras yan pagka nagkabuhol. Yan oh. Ah, skipjack. Yan oh, sumisiba din kasi dyan lang sa bike yan. Yan din kasi ang ano namin pagka may araw pa. Talaga ang gamit namin sa bike. Pang dalagang bukid. Kakain din yan na galunggo. Yan, skipjack. At saka mamsa na mga maliliit. Ayan, si Robin nagbatak na naman ulit. Parang si Robin ang bida ngayon. Ayan. Ayan, dalaga bukid ulit. Marami-rami na yan. Ayan, si Joel, tumayo ulit. Huli na naman. Ayan, naunahan ni Rudy. Dalaga bukid. Oh, may isa pa. Ayan, lambing. Oh, ibang isda. Ah, puli. Lambing, dalagang bukid at saka ano, puno. Ganda talaga yung napistuhan nila. Sana sa next fishing namin, mabalikan namin yan. Matuntun pa rin namin yung spot na yan. Ayan, si Jewel. Ano na naman kaya yung kay Jewel? Ayan, dalagang bukid pa rin. Sarap. Pagka ganyan talaga. Yung minsan yung bao namin, hindi na namin nakakain pagka ganyan pala ang sibad. Pagka tahimik din, ubos yung pagkain namin kasi walang magawa panay tayo. Ayan, nagbaba ulit sila. Ayan, si Joel, nagbatak na naman ulit. Promise ko talaga sa iyo, Joel, next fishing, pagka magkasama pa rin, magkasama tayo, ipo-focus ko na yung mukha mo. Kasi ngayon, talagang natakpan ka ni Rudy. Yan, si Rudy din, nagpatak din. Ayan, huli ni Joel. Yan, dalawa. Hindi ko masyado makilala yung ano isda yung nahuli ni Joel. Parang hindi man na dalagang bukid. Ah, mamsa. Mamsa. May isa pa oh. Maliit. Yan. Mamsa din ata na maliit. Dalawa. Abangan natin yung kay Rudy. Ano din kaya yung kay Rudy? Minsan kasi pagka
ano isla yung sinisilag ni isang ano yan sila, isang grupo. Pagka mamsa, mamsa din. Pagka dalagang bukid din. Ayan, dalagang bukid ulit. Ayan, si Joel, nagbaba na naman. Lalaki talaga ng dalagang bukid. Kaso nga, ang alam namin na luto niya, sabi nila, paksiw na lang eh. Yan, si Joel, kabababa lang, tapos nag-angat ka agad. Ah, wala. Buhol pa lang yung tangsin niya. Ayan, si Joel, patak na naman. Si Rhodes, nakiramdam pa. Ayan, oh. Itim lang makikita namin si Joel. Shadow lang yung mukha. Sa susunod, ipakita ko yung kapugihan mo. Ayan, si Rhodey, para meron na rin. Ayan, ayan. Ayan, sabay na silang nagbatak. Nauna lang si Joel. Ayan, nauna na. Ika, dalagang bukid. Kilalang kilala ko pagka dalagang bukid. Kitang-kita yung buntot, dilaw. Ayan, si Rhodey, nagbatak. Parang dalagang bukid din yan. Kasi kung mamsa yan o skipjack, medyo hindi ganyan yung batak. Medyo lumalaban yun. Pagka dalagang bukid kasi, pagka nahook na yan, sa umpisa lang yan mabigat. Pagka inangat mo yan, susunod na yan. Kaya sa katagalan na namin dito nag-fishing, medyo kabisado na namin kung anong isda yung binabatak namin. Ayan, dalagang bukid pa rin. Malalaki talaga yung huli ni Rhodey. Kaya malalaki kasi malapit siya sa kamera. Kay Joel medyo malayo sa kamera. Kaya maliit lang tingnan. Ayan, si Joel. Nagbatak na naman ulit. Ayan. Ayan kasi yung style niya. Yung dulo ng hook, baba niya sa kabila. Ayan. Ayan, hindi dalagang bukid. Mamsa na maliit o kalakito. Ayos talaga yung spot nila dyan. Ayan mga kabayan. Si Rhodey nagbatak na naman. Parang ibang spot na to. Hindi na to sa dalagang bukid. Doon ata to sa spot ng pangmalakihan na may maraming barakuda. Medyo malaki ata itong binabatak ni Rhodey. Ngayon lang tumayo eh. Yan oh. Anong isda kaya yan? Yan, madilim na talaga. Si Joel din na makita sa likod eh. Makikita ko na lang yung rulyuhan ng tangsi niya na kulay pink o red. Pero si Rhodey tuloy pa rin yung batak. Pangiti-ngiti pa. Para naka-live din ata to si Rhodey. May cellphone nakatutok eh. Yan, ayan na, ayan na. Malapit na. Yan. Ayan. Ayan, malaki. Yun o. Red mouth. Red mouth, anong tawag yan sa amin yan? Katambak. Good size. Yan, pinasok na sa cooler. Ayan. Hindi. Yan, ayan, ayan, malikot. Ayun, 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 tumalun. Parang 20 na maaani yata yung paa ni Rhodey. Ayun, ayun. Ang likot-likot. Yan, parang may sugat ata yung paa ni Rhodey.
natamaan ata sa bunganga. Nasa loob na ng cooler, eh, tumalun pa. Ayan. Jackpot. Ayan na po mga kabayan, ang kabuuang huli nila. Marami-rami talaga yung dalagang bukid. At alas 9 pa lang, umuwi na sila. Kung nag-overnight yan, hindi lang ganyan karami yung mahuhuli. Sigurado may mas malalaki pa dyan. Kaso kailangan nilang umuwi nga kasi may pasok pa si Rudy. So ayan, tinanglawa na ni best friend yung isda. At kahit pa paano, kahit hindi man ako nakasama, nakapag-video pa rin sila na nakapag-upload pa rin tayo. At kahit pa paano, mayroon din akong party dyan. Papakita ko sa inyo kung ano yung ibinigay nila sa akin. Yan ang namin, tropa namin dito. Kahit hindi ka makasama, pagka may huli talaga, may parte ka pa rin. At maraming salamat po sa lahat na sumuporta sa aking channel. At kung napadaan lang po kayo, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At paki-share na din niyo po yung video ko para marami pa rin makapanood. Maraming maraming salamat po at sana sa next adventure namin kasama na ako mga kabayan. Ito po mga kabayan yung parte ko na ibinigay nila sa akin. Alam na kasi nila kung ano yung paborito ng asawa ko, kaya yan po ang binigay nila sa amin. Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa biyaya na ipinagkaloob niya palagi sa amin. Kahit papaano, masaya pa rin kami. Every weekend, pagka magpipishing, libre na talaga yung ulam namin dito sa Vanuatu.